Sa recipe nito, gagamit tayo ng saging na saba. Yes po, saging na saba yung gagamitin natin para mas masarap. O, di ba? So, bali, almost 2 kilos ito. Hindi ko naman siya ubusin kasi pang merienda lang natin. And then, after natin mabalatan, so, bali, hiwain natin ito ng dalawang peraso. Yung isang perasong saging, gagawin natin siyang dalawa. Pero kung pang negosyo nyo, pwede yung gawin niya na tatlong peraso or pwede pa nga apat na peraso, di ba? So, after nyan, dito naman tayo sa ating mixture. Gagamit ako dito ng 1 3/4 cup na harina, 1 tablespoon na cocoa powder, 1/4 teaspoon na asin, and then 1/3 cup na brown sugar. So, para mas masarap at may flavor itong ating mixture, naglagay ako ng 2 sachet na Milo. Mix natin na maayos, and then maganda tayo dito ng 3/4 cup na evaporada creamer. So, syempre, imimix din natin na maayos yan. And then, dahil kulang pa po yan ng liquid, maglalagay pa ako ng 1 cup na water. Yes po, kailangan pa natin ng water. And then, imimix-mix natin na maayos. Tapos, napansin ko na medyo maputla pa, kaya nag-add pa ko dito ng 1 tablespoon na cocoa powder. So, bali, 2 tablespoon na cocoa powder na po yung nalagay ko sa recipe na ito. And then, after yan, i-strain natin yan para mas maiwasan natin may mapasamang bubong flour. So, ayan. After nga, dito na tayo. Kunin na natin yung ating na-set aside na saging dahil lalagyan pa natin ito ng barbecue stick. Yes po, kailangan natin dito ng barbecue stick. Bali, tutugin natin dito yung ating mga saging. Gamit lamang po ang barbecue stick. Ayan, itodo na natin yan. And then, after nito, maglalagyan na tayo ng kanyang mixture. So, kailangan pa rin pala natin dito ng breadcrumbs. Yes po, ayan. Lagyan na natin yan, and then, ganito po yung gagawin natin. So, i-coat natin yung ating mga saging dito sa ating mixture. Kailangan na coat natin na maayos yan, and then, saka natin ilalagay dito sa ating breadcrumbs. Ayan, ganyan lamang po. Diba, napaka-easy lang talaga. So, make sure lang po na ma-coat natin na maayos lahat yan. And then after nito, bago ko siya ipiprito, ilalagay muna siya sa freezer at least 10 minutes. Yes, so makakatulong ko siya para mas maging crunchy itong ating banana. Ayan, and then after 10 minutes nga, ito na, magpiprito na tayo. So, kailangan na makapagprito tayo dito, mainit na mainit yung mantika natin. And by the way guys, mas okay pala kung ipiprito natin siya sa mas malalim. Kaya pinalitan ko yung kawali ko para hindi tayo mahirapan kapag nagpiprito tayo at mas papabilis yung pagpiprito natin. So, ganyan lamang po, diba? Ayan. Sa pagpiprito naman pala, guys, kailangan binabalikta din natin sila. Yes po, para pantay-pantay yung pagkakaluto nila. So, paano ba natin malalaman kung luto na ito? Kapag napansin nyo pong golden brown na yung kulay niya, ibig sabihin po, luto na sila. Yung tipong ganito na po yung kulay nila. Ayan. Diba? So, mas okay din na papatiktikan din natin yan para yung mga mantika na napasama dyan, eh, mabuhasan naman. At after ko nga silang may prito lahat, ito na po sila. Ayan. So, may kulang pa ito. Para mas maganda tingnan, and syempre para mas mangibabaw yung flavor ng ating Milo, gagawa tayo ng pantapping sa ibabaw. So, bali yung Milo and then yung white sugar, pagsasamahin lang natin yan. Ayan. And then ilalagay natin yan sa ibabaw. So, bibigyan ko din kayo ng idea, halimbawa yung pangnenegosyo nyo ito, mas okay na ilalagay natin siya dito. Diba? Halimbawa kapag may bibili, o diba? Ganyan na lang gagawin natin. Para mas maganda naman tingnan. And guys, naku, napaka-crunchy talaga nito. Sigurado-sigurado akong magugustuhan nyo ito.